hindi ang Panginoon nagpapatakbo sa buhay natin. Ang salitang ito ay terminolohiya. Tayo pa din ang nagpapatakbo ng buhay natin. Kung kaya kapag hindi natin maaasikaso ng mabuti na ating pamumuhay, ay pot natin ito, hindi ito pot ng Diyos. Sino nagpapatakbo ng buhay natin? Tayo. Pisan kasi ginagawa na lang natin excuse yun eh. Pag mayroong isang bagay na dapat natin gawin, hindi natin ginagawa sa pagkasasabi natin, baka hindi kalooban ng Diyos. Hintayin ko muna ang kalooban ng Diyos. Kaya hindi tayo kumikilos. Pero pag mayroong bagay na gusto natin at ginawa natin, hindi na natin hinihintay kung kalooban ng Diyos. Napakinggan niya po ako. Diba? Bakit mo ginawa yun? Gusto ko eh. Wala ka nang pakialam kung kalooban ng Diyos o hindi. Pero may isang bagay na dapat gawin, na ayaw mong gawin, gagawin mong dahilan na ayoko, baka hindi ko muna ang kalooban ng Diyos. Kasi ayaw mo nang gawin eh. Natatanggal tayo ng mga sikara dito, mga kapatid, yun. Diba? Ganun, ito lang sinasabi ko, diba? Masakit ang katotohanan eh. Kung kaya, kung hindi mo inaasikaso ang iyong katawan at ikaw ay nagkasakit, hindi ito lang ang mahulugan na pinabayaan ng Diyos. Amen? Amen po ba? Kasi, misan na dinajustify na natin yung kalagayan natin, sinasabi natin, ito ang kalooban ng Diyos. Nagkaroon ng ganitong buhay. Hindi po kalooban ng Diyos. Yan po ay kalooban natin. Tayo po naminig. Ito ay nagsasabi sa atin na responsibilidad natin ang pag-aasikaso ng ating katawan at hindi ito gawain ng Diyos upang iingatan ka. Oo, nag-iingat ang Diyos, pero ito ay dapat mong gagawin. Kung baga, hindi ka pabaya. Kung kaya importante na unawain natin na kaya na tayo ay mga anak pa rin ng Diyos, ay tamang pag-iisip, mahusay na unawa, at tamang gawa ang kailangan nating gagawin sa ating buhay. So, hindi na nga mahulugan na magkulong ka na lang sa simbahan araw-araw at magpuri sa Diyos nang walang pugna at aayusin niya ang iyong buhay. Isang bagay lang ang pagpupuri at pagsisimba, pero dapat unawain mo na kailangan mong i-manage ang iyong buhay upang ito ay magiging mabuti at mainam. Amen? Maliban na lang, kung gusto natin maging apostol, pwede po yung talagang kalimutan natin yung ating buhay, tapos maglingkod tayo sa ating Panginoon. Simple ang bagay na ito, pero marami ang hindi nakakaintindi. Maraming tao na kunwari sa lakas na kanilang pananampalataya sa Diyos ay hindi na nagtatrabaho. O yun, live by faith. Di ba? Living by faith. Hindi na nagtatrabaho. Naghihintay na lang sa Diyos. Mali, ang mga tao ito ay nakulong sa maling pangunawa. Maliban na lang kung full-time ka sa ministry, pwede mong gawin ito. Kasi ito yung iyong calling. Pero hindi ka patulog-tulog at hilahilat, ha? Kailangan lumabas ka araw-araw upang maghanap ka ng mga kaluluwa at makakausap. Maganda ang buhay at mahusay ang mundo kung magaling lang sana umunawa ang tao. Kaso kapaunti lang ang gumagamit ng kanilang pag-iisip at kapaunti lang ang mayroong mahusay na pangunawa. Dito sa church natin ay tinuturo natin na ang dapat natin mga gagawin. Iibig ito sa Diyos, pero unawain natin kung paano gagawin o paano gawin ang ating buhay. Ibigin natin ng Diyos, pero dapat unawain